Hindi na pinapansin ni Alberto ang lahat ng sinasabi ni Ella. Sanay na ang binata. Ang importante lang sa kanya ay makita ang dalaga. Sa mga sandaling ito ay tahimik lang si Nanay Clarita. Hindi niya magawang lapitan ang anak dahil naiilang siya sa kinikilos nito. Seryoso ang mukha. Hindi halos nagsasalita at palaging tulala. Makalipas ang dalawang araw, umalis ang dalaga. Hindi ito nagpaalam at hindi din nagsabi kung anong oras o kailan uuwi. Dalawang araw na ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik si Ella. Ngunit alam ni Nanay Clarita ang pakay ng dalaga. Nararamdaman niyang dismayado ang mukha nito at hindi mapakali. Batid ni Nanay Clarita na may kumukontra na kay Ella. Takang-taka naman noon si Paulo. Maging si Alberto ay nagtanong kung saan nagpunta ang dalaga. Ngunit ang sinabi lang ni Nanay Clarita na may pinuntahang importante ang anak. Sumabat naman si Paulo at diretsong sinabi na pinuntahan siguro ni Ella ang kanilang tatay Edwin. Malamang yun nga ang pakay ni Ella. Paulo, sundan mo kaya. Alamin mo kung anong ginagawa ng kapatid mo doon. Yan ay kung tama ba ang hinala natin. Wika ni Nanay Clarita at nang marinig ito ni Alberto, agad siyang naghayag na siya na lang ang pupunta. Nagtanong siya kung saan ba matatagpuan ang bahay ng dating asawa. Maigi ang nasa isip mo, Alberto, pero kailangan mong matunto ng eksaktong lugar. Nasa Isabel si Edwin at nabanggit ko na yan kay Paulo noon. Anak, Paulo, sa lugar ng mga lolo at lola mo sa panig ng tatay mo, alam mo naman kung saan yung lugar, hindi ba? Isama mo si Alberto. Subukan yung puntahan at baka doon nakatira ngayon ng tatay Edwin mo. At kung wala man, may mga kamag-anak naman kayo doon at itanong nyo na lang. Wika ni Nanay Clarita. Naguguluhan si Alberto kung ano ang ibig sabihin nang may pumapalikod sa asawa niyang si Edwin. Sinabi naman ni Nanay Clarita na mahabang istorya at kung ipapaliwanag man niya ay hindi rin ito maiintindihan. Kaya sinabi na lang niya na isang mangkukulam ang nasa likod ni Tatay Edwin. Hindi na nagsalita pa si Alberto habang si Paulo naman kita sa mukha ang matinding pag-aalala. Sa mga sandaling ito, malapit ng magtanghali, puyat man si Alberto ay hindi makitaan ng binata ng pagkapagod. Sumakay silang dalawa ng bus. Nang makarating sila sa Isabela ay hapon na. Hindi malayo sa lungsod ang lugar ng tatay nila. Dati na silang nakatira dito at maraming kamag-anak. Sumakay sila ng habal-habal. 30 minutos ang lumipas nang makarating na sila sa lugar. Isang malawak na lupain. Napapalibutan ng iba't ibang uri ng pananim at maraming kabahayan ang magkakasunod. Nagmungkahi si Paulo na puntahan na ang kapatid ng tatay niya. Tinuro naman ng binata at kaagad nilang pinuntahan ang lugar. Kilala ni Paulo ang tsuhin sapagkat palagi niya itong nakikita sa ormok. Nang makarating sa tahanan, nakita niya kaagad ang tsuhin at nagtanong kung nagtungo ba sa lugar si Ella. Aba, binata ka na pala, Paulo. Halika nga, magmano ka naman, ay si Ella ba? Naku, hindi ko na matandaan yung itsura niya eh. Pero kung nagpunta man siya sa lugar, malamang malalaman ko yun kasi lahat ng nakapalibot dito ay kamag-anak natin. Wika ng kanyang tsuhin. Ganun po ba? Eh si tatay po kaya, alam niyo po ba kung saan nakatira? Wika ni Paulo. Ang sagot naman ng kanyang tsuhin. Malapit lang sa lugar ngunit nasa lupain ng magulang nila. Nasa bukid banda at may dalawang anak sa ibang babae.
Tinuro ng tsuhin ang direksyon at sinabing sumakay lang sila ng habal-habal upang hindi na matagalan. Tumango si Paolo. Tumingin kay Alberto at nakitang tumatango din ito. Oh, sige, maraming salamat po ah. Pupunta na po kami doon. Wika ni Paolo. Abay, magmeryenda muna kayo. Bisita ko kayo tapos pamangkin ko pa. Tugon ng kanyang tsuhin. Hindi na po kami magtatagal kasi kailangan na po naming umalis eh. Nagmamadali po kami. Tugon ni Paolo at hindi na nagsalita pa ang tsuhin. Sakto namang paglabas nila ng bakuran, may nakatambay na habal-habal. Sumakay ang dalawa at yun na nga ang nangyari. Dumating sila sa lugar at may nakitang bahay doon. Payapa ang paligid. May dalawang binata sa bukana ng beranda na nag-uusap. Sumimple ng daan ang dalawa at nagtanong. Maulanggalang na po sa inyo. Dito ba nakatira si Edwin? Wika ni Paolo at nagkatitigan ang dalawang binata. Tumayo ang isa at lumapit kay Paolo. Si tatay ba yung hinahanap nyo? Wika nito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Paolo. Dahil ang kausap niya ay kapatid sa ama. Nagbuntong hininga ang binata. Lumapit doon sa lalaki at nagwika nang. Tama ka. Si tatay Edwin ang hinahanap ko. Magkapatid tayong dalawa. Anong pangalan mo? Wika ni Paolo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Tumingin sa kasama sa beranda at kinawayan. Lumapit naman ito at nagpakilala kaagad ang dalawa. Cedric at Norman ang pangalan ng kausap ni Paolo. Si Paolo ay mas matanda sa kanila ng 2 taon. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako nga pala ang Kuya Paolo nyo. At itong kasama ko si Alberto. Pero maiba ako. Nariyan ba si tatay? Wika ni Paolo. Umiling si Cedric at sinabing halos 1 taon nang hindi umuwi. Nagtanong naman si Paolo kung sino ang kasama nila sa tahanan. At ayon sa magkapatid, tiyahin nila nakapatid din ng kanilang tatay. Umalis na ang tatay nila. Bumibisita pero minsanan lang. Ilang sandali pa ay may lumabas na matandang babae doon sa bahay. Mabilis na nagpakilala si Paolo. Tumakbo ang matanda at niyakap ang binata. Sa mga sandaling ito, kita sa mata ng kapatid niya sa ama ang pangingilid ng luha. Ay, malaki ka na pala, Paolo. Pero ano bang sadya mo dito, ha, si Edwin? Nako, walang hiyang ama yon. Sumama uli sa iba. At itong dalawang nasa harapan mo eh, anak niya sa iba pang babae. Nakakaawa din naman. Hindi ko naman magawang talikuran kasi mga pamangkin ko din sila. Namatay na yung nanay eh. Hindi pa nakontento sa salang ginawa at inulit pa nung lalaking yun. Sabi ko na nga ba, doon siya sumama sa dati niyang kalaguyo, eh isang mantas. Paliwanag ng kanilang tiyahin. Agad namang napatanong si Paolo kung ano ang mantas. Ang sabi ng kanilang tiyahin, ang mantas ay isang malakas na mangkukulam. Dito na nagkatitigan si Paolo at Alberto. Tama ang hinala ni Nanay Clarita. Pero ibang babae pala ang mangkukulam. Ang akala kasi ni Nanay Clarita, kung sino ang kasama niyang babae noon, yun pa rin ang gumagabay sa kanya ngayon. Nagtanong ang binata kung saan matatagpuan ang kanilang tatay. Sinabi naman ng tiyahin na hindi niya alam. Pero bumibisita ang tatay nila sa lugar. Tuwing Sabado, ngunit umaalis din kaagad. Sakto namang Sabado kinabukasan. Kaya't nagpa siya si Paolo na intayin na lang dumating ang kanilang tatay. Matagal na panahon na nung huli siyang bumisita. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil tuwing araw ng Sabado yun pumupunta.
Malay nyo, sumakto ang panahon. Pero bakit ba parang napaka-importante ng sadya nyo kay Edwin? Wika ng kanyang tiyahin. Hindi ko na po itatago, tiya. Ang kapatid ko pong si Ella, siguradong sinusundan niya si Tatay Edwin. Mahabang istorya po eh. At nag-aalala po si nanay kung ano ang kalagayan ni Ella ngayon. Wika ni Paolo. Hindi na nagsalita pa ang tiyahin, pati na rin yung mga kapatid niya sa ama. Nanatili nga si Alberto at Paolo sa tahanan. Sobrang nanibago ang binata dahil kasama niya ngayon ang mga kapatid sa ama. Hindi naman suplado ang dalawa. Sa katunayan, napakabait nito at tahimik. Nagpahinga lang ng kaunti si Alberto at lumabas na ng tahanan. Tumambay siya sa gilid ng daan. May mahabang upuan na nakasandal lang sa bakuran. Sa mga sandaling ito ay malalim na ang gabi. Napansin ng binata na may dumaang isang tao sa kabilang bahagi ng kalsada. Babae munit na kayuko. Nakabelo na tila isang matanda. Hanggang sa sumimple ito ng tingin sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Alberto dahil tinamaan ang mukha nito ng ilaw ng poste. Teka, si Ella? Si Ella ba yun? Anong... Wika ng binata sa kanyang sarili habang tinitignan ng tao. Namukaan niya ito, ngunit hindi siya sigurado. Marahang tumayo si Alberto, naglakad at sinunda ng tao. Hanggang sa bigla itong naglaho sa isang banda. Nagulat si Alberto, sobrang bilis, at hindi man lang niya nasundan kung saan ito nagtungo. Hanggang sa biglang may sumitsit sa kanya. Paglingon ng binata sa madilim na bahagi, may nakita siyang anino sa gilid ng puno ng saging. Ella, ikaw ba yan, Ella? Wika ni Alberto. Ano bang ginagawa mo dito sa lugar? Hanggang dito ba binibisit mo ko, sinusundan mo ko? Wika nito habang unti-unting lumalapit kay Alberto, kasabay ng pagtanggal ng belo na nakatabon sa ulo. Ito nga si Ella. Hindi kaagad nakakibo si Alberto. Nagmistulang statwa, nakatulala at hindi halos makagalaw. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Hindi ako nang bibwisit, no? Nag-aalala kami sa biglaan mong pagkawala. Kasama ko si Paolo at pinapahanap ka ng nanay mo. Wika ng binata. Hindi nga dapat kayo makialam eh. Umuwi na kayo at baka hindi ko pa mapigilan yung sarili ko. Wika ni Ella. Hindi madali ang gusto mong mangyari. Ella, huwag kang makasarili. Oo, nagbibingi-bingihan lang ako. Tanggap ko namang ayaw mo talaga sa akin eh. Ang problema, nakaukit ka na sa puso ko. At isa pa, alam ko ang binabalak mo ngayon. Balak mong patayin yung tatay mo, di ba? Tama. Nasabi na sa akin ng nanay Clarita mo na may humahadlang sa'yo. Hindi naman sa nakikialam ako pero hindi ko kayang tiisin na may mangyaring masama eh. Uwi lang kami ng bahay kapag kasama ka. Pero sige, gawin mo kung anong gusto mo, hindi ako lalaban. Gawin mo uli yung ginawa mo sa akin sumpa noon. Kahit patayin mo ko, ayos lang. Wika ni Alberto. Nagkumpas ng kamay si Ella. Akmang duduruin na ng kamay si Alberto. Ang sabi naman ni Ella, huwag daw siyang hadlangan. Papatayin niya ang kanyang ama. Ngunit sinabi ni Alberto na wala na sa bahay ang tatay niya. Umalis na at hindi pa bumabalik. Alam ko naman yon at hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pumunta lang ako dito upang makasigurado na hindi makakataka sa akin yung kalaguyo niya at pati na rin siya. Ang kakapal ng muka, yung dalawang binata sa loob. Nakausap ko na yon pero hindi ako nagpakilala na kapatid ko sila. Umalis na kayo dito
at pakisabi kay nanay na huwag na siyang mag-alala. Uwi ka ni Ella. Nang mga sandaling ito ay hindi nakinig si Alberto. Umalis man si Ella ay sinusundan pa rin siya ni Alberto. Tinanong naman ni Ella ang binata kung magpapakamatay ba. Ngunit hindi kumibo si Alberto. Salip ay nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang buong lugar. Nagulat si Alberto nang biglang bumungad sa kanyang harapan ang isang lugar na malapit sa ilog. Napapalibutan pa ng mga talampas at naglalakihang mga kahoy. Biglang nakaramdam ng kilabot si Alberto. Tinatawag si Ella ngunit hindi kumikibo. Patuloy lang sa paglalakad. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa isang maliit na kubo. Dito na nagsalita si Ella. Pero nabigla ang binata dahil malumanay ang pagbitaw nito ng salita. Dalawang araw na ako dito. Isa ito sa mga lupain ni tatay na naibenta niya sa isang tao. Ayaw mong umuwi, di ba? Ipaparanas ko sa iyo ngayon ang hindi mo pa nararanasan sa tanan ng buhay mo. Ang kulit mo eh. Wika ni Ella. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo at kung paano tayo nakarating dito. Siguradong ikaw ang may pakana kung bakit tayo mabilis na nakarating sa lugar na to. Nga pala, anumang naranasan ko, wala na akong pakialam. Kailangan mong umuwi sa bahay. Ipinapangako ko sa oras na maihatid kita. Aalis na ako sa inyo at hindi na ako magpapakita pa uli. Wika ni Alberto nang walang pag-aalinlangan. Nagulat si Ella sa mga binitawang salita ng binata. Sobrang tapang at kita sa mukha na seryoso. Nagbago ang isip ng dalaga. Ililigaw niya sana si Alberto, ngunit nakaramdam siya ng panlalambot. Nakatitig lang sa kanya ang binata at hindi man lang inaalis ang tingin nito. Yung daloy ng damdamin ni Ella, bigla ding nagbago. Naisip niya na kung hindi na magpapakita sa kanya si Alberto, siguradong babalutin siya ng konsensya. Pero magpasaganon pa man, nanaig ang pagnanais ng dalaga. Hindi niya kailanman babaguhin ang prinsipyo. Hinayaan niya si Alberto at pagsapit ng umaga ay iniwan din ito. Papunta na ang dalaga kung saan matatagpuan ng kanyang tatay. Hindi kalayuan doon sa lugar. Nakita ni Ella ang tahanan. Nakita niya din ang kalaguyo ng kanyang tatay. Isang mangkukulam na kapareho niya. Hindi siya makalapit, gawa ng may malakas na orasyon na bumabalot sa lugar. Sa mga sandaling iyon, yung mga binitawang sumpa ni Ella ay unti-unti nang nararamdaman ng dalaga. Napansin niya ang pagtuklap ng kanyang balat sa hita. Nagkaroon din siya ng pasa. Kinabahan ng dalaga, ang binitawan niyang sumpa ay pagkasira ng katawan sa pamamagitan ng sunog. Ngunit imbis na sa tatay niya tumama at kalaguyo nito, siya ang dumadanas ng sumpa. Ang problema, hindi na ito pwedeng bawiin sapagkat ang magiging kapalit ay buhay. Kung hindi siya, sa mga malapit sa kanya, walang iba kung hindi ang kanyang nanay o hindi kaya naman mga kapatid. Naging kumpiyansa si Ella at hindi sinunod ang payo ng ina. Ang buong akala niya, dahil sa taglay na lakas, magagawa niyang gawin ang kahit anong naisin niya. Ngunit nagkamali ang dalaga dahil ang kalaban niya ay kapwa malakas. Sa mga sandaling ito, lingid sa kanyang kaalaman, si Alberto ay nakasunod sa kanya. Patay-mali siya lang ito at nagkunwaring tulog. Pero nakatuon pala ang buong atensyon sa ginagawa ng dalaga.
habang si Ella naman nataranta at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang lapitan ang lugar ni Tatay Edwin, pero sobrang bigat ng pakiramdam. Para siyang nasa ilalim ng kuweba na walang hangin. Pilit na nilalabanan ni Ella ang paghihirap, hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa bahay. Lumabas ang kalaguyo ng kanyang ama, may edad na babae at napakapangit ng muka. Naroon ito sa gilid ng bakuran. Nagkatitigan silang dalawa ni Ella, hanggang sa bigla itong ngumiti, tumingin sa loob ng bahay at nagwika ng, "Edwin, meron kang bisita. Kahapon pa to eh. Sasabihin ko sana sa'yo kaso baka magulat ka kaya hinayaan kong makalapit. Kilala mo siya, tama?" Wika ng mangkukulam. Hanggang sa sumilip sa bintana si Tatay Edwin. Kumunot ang muka habang nakatitig kay Ella. Lumabas siya ng tahanan at lumapit sa dalaga. "Aba, malakas din ang loob ng anak ko ah. Soledad, anak ko yan. Yung sinabi mong kinulam ako tapos binalik mo. Nga pala anak, kamusta? Napag-usapan niyo na ba ng nanay mo yung tungkol sa lupa na gusto kong ibenta? Tuloy yun ah. Baka sa susunod na linggo, babalik na ang ahente." Wika ni Tatay Edwin. Soledad ang pangalan ng babaeng mangkukulam. Nagalit si Ella. Lumapit sa kanyang tatay, ngunit dinuro siya ni Soledad. Ang sabi ng matanda, sa oras na lumampas sa hangganan ang dalaga ay mamamatay ito. "Mga walang puso kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Ikaw, pangatlong babae mo na to, di ba? Iniwan mo si nanay, tapos iniwan mo rin yung pinalit mo sa kanya. Tas ngayon, nandito ka sa isang bruha. Sobrang sama mo. Dapat mamatay ka na eh." Wika ni Ella. "Buhay. Buhay ang tawag dito, anak. At kailangan kong maranasan kung ano ang pinakamasaya para sa akin. Hindi ako nagtatago sa mga kasalanan ko. Oo, tama ang mga sinabi mo pero para saan pa yan? Madadala mo ba sa libing ang lahat? Gusto kong magkaroon ng ligaya. Ligaya na hindi makukuha ng kung sino-sino lang. Mabuti pa, umuwi ka na lang hanggat kinikilala pa kitang anak. Umuwi ka at hayaan mo ko sa kung anong gusto kong gawin." Uwi ka ng kanyang tatay. Hanggang sa biglang may humila sa kamay ni Ella. Paglingon ng dalaga ay nakita niya si Alberto. Nagulat man si Ella. Malakas ang pagkakahila ni Alberto, dahilan para mapalayo siya doon sa lugar. Hindi naman siya makabitaw ng orasyon, dahil nasa loob siya ng lugar ng isang mangkukulam. Hanggang sa makalayo na ito, at dito na nagpumigla si Ella, sinampal niya sa mukha si Alberto. "Di ba ang sabi ko sa iyo huwag kang makialam? Dagdag problema ka lang sa buhay ko eh. Umalis ka na nga dito." Wika ng dalaga. "Nakikita ako ang paghihirap mo. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayan oh, hindi mo ba napapansin? Punun-puno na ng pasayong mukha mo. Kung ayaw mong sundin yung sinasabi ko, ngayon din, haharapin ko ang tatay mo at kalaguyo niya. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kalalim ang pagmamahal ko kahit kapalit pa ng buhay ko." Wika ng binata. Tinitigan lang siya ni Ella habang umiiling. Dito na nagbuntong hininga si Alberto at tumingin sa bahay ni Edwin. Naglakad siya habang binubunot ang patalim na nakatago sa kanyang likod. Hindi mapakali si Ella habang papalapit ng bahay si Alberto. Paulit-ulit na sumigaw ang binata.
Pinapalabas niya ng tahanan si Edwin. Hanggang sa bigla na lang natumba sa lupa si Alberto. Nagulat si Ella. Kaagad niyang pinuntahan ng binata. Tinapik ang muka ngunit hindi na bumubuka ang mata nito. Napansin ni Ella na lumuluha ng dugo ang binata. Dito na mas lalong nagalit ang dalaga. Tinitigan niya ang matanda ngunit nakangiti pa rin ito. Hanggang sa biglang umubo si Alberto. Sumuka ng dugo. Naramdaman ni Ella ang malakas na tigal pong tumama. Anong gagawin ko? Sabi ko naman sa'yo huwag kang makialam eh. Ano ba? Ang kulit mo kasi! Wika ni Ella. Marahan niyang inalalayan ng binata. Hinila at ilang sandali lang ay bigla itong nagsalita. Ayon sa binata, nais niyang ipakita ang pagmamahal sa dalaga kahit kapalit pa ang buhay niya. Baliw ka ba? Tumahimik ka na nga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang makialam? Bitawan mo ko. Diba wala kang pakialam sa'kin? Kaya sige na, bumitaw ka na at hayaan mo na lang ako mamatay. Wika ni Alberto. Sa mga sandaling ito ay hindi na umuubra ang tapang ng pananalita ni Ella sa binata. Kapag sinunod niya ito, siguradong mamamatay si Alberto. Kaya naman nanatiling tahimik si Ella. Nang maisandal sa isang puno ang binata, tinabihan niya ito at pinakiramdaman ng dalaga kung sumunod ba sa kanila si Soledad. Ilang minuto silang nanatili sa isang banda. Hindi mawala sa isip ng dalaga ang pagkainis sa mga nangyayari. Mas lalong nadismaya si Ella. Tinitigan niya ang mukha ni Alberto. Nakatingala lang ang binata pero nakapikit ang mga mata. Gusto man niyang sumbatan si Alberto, pero tila may pumipigil sa kanya. Yumbang, ibubuhos na sana niya ang galit sa binata, pero napalitan ito ng konsensya. Hinayaan niya si Albertong magpahinga sa lugar. Hanggang sa sumapit ang hapon, tinapik niya muli ang mukha ng binata at nagwika nang, "Hoy, gumising ka na Alberto. Aalis na tayo." Hindi naman kumibo si Alberto. Marahang tumayo habang nakatukod ang kamay sa puno. Sumuray pa ang binata ngunit mabilis itong inalalayan ni Ella. Binanatan kaagad siya ni Alberto. Ang sabi nito kung bakit nagbago ang isip ni Ella. At dagdag pa ng binata, dapat iniwan na lang siya dahil wala namang pakialam si Ella sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga banat ni Alberto, nanatiling tahimik si Ella. Naglakad sila pabalik sa kubo malapit sa ilog. Matapos mailapag sa sahig ng bahay ang binata, sinabihan siya ni Ella na hubarin ang kanyang damit. Kumunot naman ang mukha ni Alberto at nagtanong kung bakit. "Huwag ka ng maraming tanong. Hubarin mo at titignan ko yung pinsalang tinamumula sa malakas na orasyon." Wika ni Ella. Hinubad naman ni Alberto ang damit. Kinapaka pa ni Ella ang dibdib at kita sa mukha ng binata ang pagkailang. "Sa susunod, huwag mo nang gawin yung bagay na yon. Kung hindi lang malakas yung pangangatawan mo, dapat patay ka na. Dito ka lang. Lalaban ko lang yung damit mo sa ilog." Wika ni Ella. Nakatitig lang sa kanya si Alberto at halatang naninibago. Nang makabalik si Ella, may dala itong makakain. Nagtaka noon ng binata kung bakit merong pagkain. Isang bugkos ng tinapay at may tubig pa. "Saan ka naman nagpunta? Di ba sabi mo diyan ka lang sa ilog?" Wika ni Alberto. "Bumili lang ako ng pagkain para magkaroon naman ng laman yung tiyan mo. At saka, huwag ka na nga magtaka sa akin.
dahil iba ko kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Oh, eh bakit ka naman natulala? Kumain ka na dahil mamaya lang aalis na tayo. Ihatid kita dun sa bahay kung saan naroon si Paolo. Wika ni Ella at hindi na kumibu pa si Alberto. Kumain na lang siya at nagpahinga. Pagsapit ng gabi, dito na bumaba ng kubo si Ella. Nakapamewang pa ito habang nakatitig kay Alberto. Nagbungkahi ang dalaga na aalis na sila. Kung ano man yung nasa isip mo, ipagpaliban mo muna. Lumalala ang mga pasa mo sa katawan. Hayaan mo kung tulungan kita. At kung balak mong balikan ang lugar ng tatay mo, muli kitang sasamahan. Wika ng binata sabay baba nito sa kubo. Naglakad na si Ella. Bumubuka ang bibig. Nagulat si Alberto nang biglang dumilim ang buong daanan. Nawala ang lahat ng puno at napalitan ng kadiliman. Dumiretso ka lang ng lakad at huwag ka nang lumingon sa likuran mo. Dahil kapag ginawa mo yon, maiiwan ka sa kadiliman habang buhay. Wika ni Ella at sinunod naman ito ni Alberto. Hanggang sa ilang sandali lang, biglang bumungad sa kanila ang maliit na liwanag. Yumbang parang bituin. Unti-unting lumalaki at naging ilaw ng poste. Muling nagulat si Alberto. Maliban sa namangha sa pagbabago ng liwanag, nakita niya pa na nasa harap na sila ng bakuran ng bahay kung saan naroon si Paolo. Hindi nakapagsalita ang binata. Nakatitig lang ito kay Ella, habang ang dalaga naman ay parang wala lang nangyari. Kalmado lang ito. Huminto ng lakad sabay lingon kay Alberto. Sinabi ng dalaga na magpahinga na siya doon sa tahanan. Hindi ako papayag. Kung hindi ka uuwi, hindi din ako uuwi. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na wag mo kong diktahan? Nasabi ko na rin na tutulong ako sa'yo. Mauna kang pumasok ng bahay, tapos susunod ako. Wika ni Alberto. Kita ang pagkainis sa mukha ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit nag-iba ang pagtrato niya sa binata. Yumbang hindi niya na magawang magbanta. At kahit anong gawing hadlang ng binata, nagiging ayos lang para sa kanya. Gusto niya sanang pumalag, pero alam niya kung gaano katigas ang ulo nito. Magsasalita pa sana siya, ngunit bigla namang may tumawag sa kanila. Paglingon ng dalawa sa tahanan, nakita nila si Paolo kasama ang tiyahin at dalawa pang kapatid. Halika nga dito, Ella, pumasok na kayo at dito tayo mag-usap. Wika ni Paolo at hindi na kumibu pa ang dalaga. Lumapit sa kanya ang dalawang kapatid sa tatay, si Cedric at Norman. Naiilang ang dalaga, pero hindi niya pinahalata. Nakatitig lang ang mga mata nito sa dalawang kapatid. Ikaw pala yung dalaga nung isang araw, ano? Si Ella. Nako, sabi ko na nga ba, namumukaan kita eh. Hindi ko lang naalala kaagad na ikaw pala yan. Pero bueno, pumasok muna tayo sa loob. Ah, Cedric, ipaganda mo nga ng makakain yung ate mo. Wika ng tiyahin. Sumabat naman si Ella na wag na silang mag-abala dahil busog pa naman siya. Sa halip, si Alberto na lang ang pakainin. Hindi naman na dumagdag pa si Alberto. Baka magalit pa ang dalaga at biglang umalis doon sa lugar. Ramdam niya kasing nakukuha na niya ang simpatya nito. Nga pala, matanong ko lang, bakit ang dami mong pasa? Sinaktan ka ba ni tatay? Nagkita na ba kayong dalawa? Wika ni Paolo nang mapansin niya ang pasa ng ate. Hindi naman kumibo si Ella. Pumasok ito ng tahanan at umupo sa gilid ng sala. Kinawayan naman ni Alberto si Paolo. Nagmungkahing iuwi na nila si Ella kinabukasan. Hindi nagsalita si Paolo.
Nakakunot ang mukha nito habang tinitignan ang kalagayan ng kapatid. Kinabukasan, maagang nagising si Paulo. Si Alberto naman ay sasahig na tulog sa kaperasong karton, habang si Ella ay nasa mahabang upuan. Lumapit si Paulo sa kapatid dahil pansin niyang namumula ang buong katawan nito. Hanggang sa nakita niya ang mga nagtutuklapang balat. Meron pang butlig na parang galing sa kagat ng langgam. Ano bang nangyayari sa'yo? Ella, ang taas ng lagdat mo ah! Wika ni Paulo at dito na nagising si Alberto. Kaagad niyang kinapa ang leeg ng dalaga. Kumuha ng tela si Alberto. Binasa ng tubig at nilagay sa noon ni Ella. Ginigising niya ang dalaga pero hindi bumubuka ang mga mata nito. Tinawag ni Paulo ang kanilang tiyahin. At nang lumabas ito ng kwarto, nagtanong ang binata kung may gamot ba ang matanda sa lagnat. Kumuha ang tiyahin nila ng gamot sa kusina at pinainom kay Ella. Kinukumbulsyo na ito. At kita sa kanilang mga mukha ang pagkataranta habang pinagmamasdan ang kalagayan ng dilag. Hanggang sa sinabi ng kanilang tiyahin na kailangan ng dalhin ang dalaga sa ospital. Ngunit umiling si Alberto. Ang sabi nito, hindi doktor ang kailangan ni Ella kung hindi isang albularyo. Dito na pumasok sa isip ni Paulo ang kanilang nanay Clarita. Nagmungkahi si Paulo na iuwi na si Ella. Ngunit sinabi naman ng kanilang tiyahin na malayo ang ormok. Baka mabinat pa ang dalaga at mas lalong lumala ang sakit nito. Kaya naman nagmungkahi itong mag-intay na lang dahil may pupuntahan ang tiyahin niya na isang magaling na albularyo. Hindi na nagsalita pa si Paulo. Hanggang sa umalis na ang tiyahin nila kasama si Cedric. Dalawang oras ang lumipas nang dumating ang albularyo. Nasa saktong edad. Panot. Nakasuot ng kaswal na parang magsasaka. Nang makita niya si Ella, kita ang panlalaki ng mga mata ng albularyo. Nagpakilala ito sa pangalang Osho. Nagtanong si Osho kung kamag-anak ba nila ang dalaga. Sumabat si Paulo na hindi lang kamag-anak, kung hindi kapatid niya ito. Ah, ganun ba? May kapatid kayong katulad niya? Pwede bang mabigyan niyo siya ng kaunting kaluwagan? Mas malapit kayo sa kanya, mas hindi makakabuti. Maari bang maiwan ang isa dito para maipaliwanag sa akin ang lahat ng naganap? At yung iba, huwag kayong lalapit sa kanya, nakikiusap ako. At kung maaari, manatili muna kayo sa labas ng tahanan. Mungkahi ng matanda. Nagkatitigan si Alberto at Paulo. Agad nagmungkahi si Alberto na siya na lang ang magpapaiwan at magpapaliwanag sa albularyo. Hindi naman tumanggi si Paulo, sapagkat alam na alam din ni Alberto ang katangiang meron si Ella. Nang makalabas ng tahanan ang iba, lumapit si Osho sa dalaga at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Habang si Alberto naman, nag-aantay lang kung ano ang sasabihin ng matanda. Dahil nagpaiwan ka dito, sigurado ka bang kilala mo ang dalaga? Kasi hindi siya pangkaraniwan. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na makita ang isang katulad niya dito sa lugar. Ang isang nilalang na kampo ng dilim. Pero bueno, iho, anong meron at bakit siya nagkaganito? Wika ni Osho. Ang totoo po, alam ko kung sino at anong katangian meron siya. Alam ko din na hindi pangkaraniwan ang sakit na dumapo sa kanya. Pero ang problema, kung papaano po ito tatanggalin. Mahabang istorya po manong Osho eh. Pero alam ko namang bukas ang paniniwala niyo po. Kahapon ko lang po siya nakita. Nakipaglaban siya sa isang kapwa niya mangkukulam. Nararamdaman kong galing ito sa kanyang kalaban eh.
wika ni Alberto. Ah, may kaalitan pala siya na kapwa gumagamit ng itim na karunungan. Maaring ito ang dahilan, pero ang nakikita ko kasi, hindi kulam at hindi rin galing sa konsino man. Kung hindi, mula din sa kanya, naibalik lang ang sumpa. Mahirap to, iho, lalo't isang kailingan sa demonyo ang isinagawa. Akala ko pa naman pangkaraniwang gamutan lang ang gagawin ko. Pambihira naman, ho. Iha! Iha! Naririnig mo ba ako? Wika ng matanda. Ginigising nito ang dalaga at dumudura sa hangin. Hanggang sa biglang bumuka ang mata ni Ella. Sobrang pula ng mga ito habang lumuluha. Aba, akala ko hindi gagana. Mabuti naman at gising ka na. Ako si Osho, isang manggagamot. Iha, huwag kang magsasalita kapag hindi pa ako tapos magtanong, ha? Detalyado ang dapat mong sabihin para matukoy ko kung papaano ko matatanggal ang sumpa sa katawan mo. Ikaw din kasi yung may gawa nito, eh. Ayan, tuloy nahihirapan ka. Sige, ang unang tanong, anong ritual ang ginawa mo? Wika ni Osho. Sino ka ba? Ano bang ginagawa mo sa akin? Tugon ni Ella. Sinabi ko naman na sagutin mo ang tanong ko at huwag mo kong tanungin pabalik. Hindi mo naman may pagkakaila na isa kong albularyo, kaya huwag ka nang magtanong pa. Sumagot ka sa mga katanungan ko at huwag ka nang magmatigas dahil marami kang may iwang mahal sa buhay kapag naglaban ka. Alam mo na ang sitwasyon mo ngayon, kaya sabihin mo sa akin kung papaano mo ito isinagawa. Wika ni Osho. Isang kombinasyon ng orasyon at iba't ibang pamamaraan. Orasyon sa pantawag at panghiling. Ang tatlong simbolo. 13 itim na kandila sa alas 12 ng gabi. Wika ni Ella. Ah, ganun ba? Parang sa sementeryo ang ganyang pamamaraan. Ikalawang tanong, sino ang kinakalaban mo? Wika ni Osho. Ang dapat po sana yung tatay ko, eh, pero may humahad lang. Narinig ko yung pangalan niya, si Soledad daw po, eh. Wika ni Ella at dito na napamura ang matanda. Tumayo ito at kita sa kinikilos ang pagkainis. Ay, nako, siya ba? Anong pumasok sa isip mo upang banggain siya? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Minsan ko nang nakalaban si Soledad. Hindi ko kinaya. At sa katunayan, namatay ang pasyente ko. Kamuntikan pa ako madamay. Mabuti na lang at nakapaghanda ako ng poder. Dahil kung hindi, maging buong pamilya ko ay mauubos. Pero bueno, makakaya mo bang itayo ang katawan mo? Gawin mo uli ang ritual at huhulihin ko ang demonyong pinaghilingan mo ng sumpa. Wala kang kakayahan sa paghuli sa kanya. Ang mga katulad lang namin ang merong kakayahan. Wika ni Osho. Kaya ko naman po ata. Buhay pa po ako, eh. At saka yung sinasabi niyo pong babanggain. Alam ko kung gaano kalakas ang kalaban dahil minsan na din siyang nakalaban ng nanay ko. Pinapatunayan ko lang kung talaga bang wala siyang katulad, pero kahit naipit ako sa ganitong sitwasyon, hindi ako magpapatalo sa kanya. Wika ni Ella. Ganyan naman talaga mga mangkukulam. Mahilig maghigante. Kahit pa alam nila na nalalagay sa panganib ang buhay nila. Pero bueno, wala nang sabi-sabi pa. Gusto mong gumaling, hindi ba? Gawin mo ang mga pinag-uutos ko. Makakaya mo naman dahil pansamantalang nilagyan ko ng poder ang katawan mo upang hindi mabilis ang pinsala ng sumpa. Wika ni Osho. Si Alberto sa mga sandaling ito. Dali-daling lumabas at kaagad na sinabihan si Paulo na maghanda ng mga kandilang itim. Inabisuhan niya din ng tiyahin
na manatili lang sa labas ng tahanan kasama si Cedric at Norman. Dali-dali namang umalis si Paulo. Bumaba ng bayan para bumili ng itim na kandila. Pagbalik sa loob ng bahay ni Alberto, nakita niya na nakasandal sa upuan si Ella. Malatang labi, kaya mabilis siyang kumuha ng tubig at kaagad na pinainom ang dalaga. Mga 2 oras ang lumipas. Dumating na si Paulo dala ang kasangkapan. Sinara nila ang pintuan, bintana at ilang mga siwang. Tinakpan nila ng tela upang dumilim sa loob. Hanggang sa nag-umpisa na si Ella sa isang proseso, nagsasagawa uli ito ng kakaibang simbolo. Tinirik ang kandila at kitang-kita ni Paulo at Alberto ang ginagawa ng dalaga. Naroon naman sa sofa ang albularyo at nakaupo lang. May hawak na kung anong bagay na nakasabit sa leeg at panayang buka ng bibig. Ilang sandali pa ay nag-iba na ang presensya sa loob ng bahay. Mabigat at sobrang lamig. May kakaiba pang tinig na parang sipol mula sa kanilang uluhan. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Alberto, siniko niya si Paulo nang magpakita ang isang nilalang. Sinabi naman ni Paulo na kumalma lang muna si Alberto. Huwag gagalaw at huwag maglilikha ng kahit anong ingay. Kapag nabaling sa atin ang atensyon ng nilalang na yan, tayo ang malalagot. Kaya kumalma ka lang dyan at manood. Wika ni Paulo. Ilang sandali pa ay namatay ang mga kandila. Biglang tumayo ang matandang albularyo. May kung anong binabato sa hindi malamang direksyon. May sinisigaw pa itong kataga na hindi nila maintindihan. Hanggang sa binuksan na ang bintana. Nakabagsak sa sahig si Ella. Habang yung albularyo naman, nakahawak sa panyo na kulay pula na nakalatag sa sahig. Panay kumpas ito ng kamay. At ilang sandali lang, nagmungkahi ang albularyo na kumuha sila ng bote na may matibay na takip. Kaagad kumuha si Alberto sa kusina at maniwala man kayo o hindi. Matapos maiabot ang bote, nilukot ni Osho ang panyo, binasa ng tubig at pinatak sa loob ng bote. Nagtanong ang binata kung ano ang ginagawa ni Osho, subalit hindi ito nagsasalita. Sobrang seryoso ng mukha habang magkasalubong ang kilay. Inalalayan niya si Ella at binalik sa pagkakahiga doon sa upuan. Habang si Paulo naman, nagdadalawang isip na lumapit doon sa guhit. Hanggang sa natapos na ang ginagawa ni Osho, dali-dali nitong binura ang simbolo at sinabihan si Paulo na magsaboy doon ng abo kahit kaunti lang. Lumapit ang albularyo kay Ella at dito niya na hinawakan ang dalaga sa kamay at sinuri ang mga pasa. Medyo burado na ang pasa at makikita sa mukha ng dalaga na naging maaliwalas. Magaling na siya. Kinilabutan ako. Ang totoo, sobra akong nilukob ng takot. Hindi ko lang pinapalata. Kaya ako ginawa ang diskarteng yon para matinag siya sa akin. Aantayin ko hanggang sa gumising ang babae at saka pa lamang ako aalis dito. Pwede nang pumasok ng tahanan ng iba. Tapos na ang proseso. Wika ng manggagamot. Pagsapit ng gabi, nagising na si Ella at maayos na ang lahat. Ni isang pasa ay wala na. Maging maliit na galos ay wala kang makikita. Nag-usap si Osho at Ella. Manong, nakikita ko po sa inyo si Aling Lusing. Kahit po salungat kayo ng paniniwala, siya pa din po yung tumulong sa akin eh. Sa totoo lang po, hindi naman po ako masamang tao. Oo, may mga nagawa kong kasalanan pero ang pinaparusahan ko lang po yung masasama din eh. Maraming salamat po sa ginawa nyo ah.
wika ni Ella. Eha, hindi ako tutol sa kung ano ka. Sa katunayan, depende naman yun sa tao kung anong pipiliin niyang landas. Ang sa akin lang, sana maging mulat ka sa mga kaisipan sa paggawa ng mabuti. Delikado ka, Eha. Nabanggit kong malakas si Soledad, pero hanggang sa balwarte niya lang. Katulad ng karaniwang mangkukulam. Hindi katulad mo. Kaya mong dalhin ang sarili mo sa kahit saan at hindi natatakot sa banta. Nahuli ko ang nilalang. Ako na ang magtatago nito nang hindi mo na magamit pa. Mag-isip ka na lang ng ibang paraan at huwag nang gumawa ng iba pang ritual. Kung ako sa'yo, aralin mo ang inaaral ng isang katulad naming manggagamot sa kabutihan. Wika ni Osho. Nag-aaral po ako ng ganyan dati upang ihanda ang katawan ko sa anumang pangontra sa oras na mapasok ko na yung mundo ng pangkukulam. Kaso ang kalaban ko, kapwa ko din po kaya hindi ko kinaya. Maliban na lang po kung katulad nyo. Pero bueno, maraming salamat pa din po ah. Matanong ko lang po, may paraan po ba para matalo si Soledad? Wika ni Ella. Lahat naman may paraan. Depende lang kung papaano gagawin. Kailangan mo lang mag-ingat. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat mong ilaan ang kaalaman mo sa dilim. Gamitin mo din ang kataga ng Diyos. Alam mo naman pala ang pamamaraan ko para mas maging madali. Pag-aralan mo ang lahat ng mga ginagawa ni Soledad, mga kainaan at mga pagkakataon o bagay na lamang ka sa kanya. Sige na, aalis na ako. Hindi ko inaasahan to. Pero hindi bale, marami ding nadagdag sa kalaman ko kaya maraming salamat. Uwi ka ng matanda. Meron siyang ibinigay na tangkay kay Ella. Ang sabi ng matanda bago umalis, huwag na huwag itong wawalain at kahit anong oras ay dapat dala niya ito. Hindi naman na kumibu pa si Ella. Pinagmasdan niya ang matanda. Hinatid ni Alberto patungo sa bakuran.
Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na episodes ng ating kwento. At muli, huwag nating kalimutang sagutin ang palaisipan sa simula ng video. Maliit na bahay, puno ng mga patay. Ano ito? Muli, maraming salamat, mga kabayan. Paalam.